Magandang gabi bayan! Nako po, bumuhos na naman po ang malakas na ulan ngayong hapon lamang. Kasama po ang malalakas na kidlat at naramdaman sa ilang bahagi ng Metro Manila at dahil lang po sa thunderstorm. Alamin naman natin ngayon ang epekto ng napakalakas na ulan mula sa may Quezon Avenue Live. Si Zen Hernandez. So Zen, ano ang balita yan? Maliban daw sa malakas ang tubig ulan, ang sinasabi may mga lugar na meron ding yelo na bumagsak. Naramdaman mo ba yon? Tama kabayan, umulan ng yelo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay bago pa man nabalot ng napakakapal at napakadilim na ulap ang buong Kamaynilaan. Pasado alas 4 ng hapon kanina nang bumuhos ang napakalakas na ulan dito sa may Fairview, Quezon City. Kasabay ng buhos ng ulan ang malalakas sa pagbulog at pagkidlat. Nagkaroon din ng hailstorm na tumagal ng 5 hanggang 10 minuto. Kasing laki ng butil ng mais ang mga bumagsak na yelo. Pasado alas 5 na ng hapon nang tumila ang malakas na ulan. Nagkaroon din ng pag-ulan ng yelo sa Marikina Heights na tumagal ng ilang minuto. Sa video naman na ay pinadala ni Bayan Patroller Sandy Proud, kitang-kita ang pagbagsak ng yelo. Eksakto alas 4:25 kaninang hapon sa Parang Marikina. Sa sumunod na video pa rin ni Bayan Patroller Sandy, mula sa kanilang veranda, pinulot pa niya ang isang piraso ng yelo upang ipakita sa camera. Malakas ang naging ulan at hangin doon ayon sa ating Bayan Patroller. Bumuhos din ang napakalakas na ulan sa Quezon City. Sa northbound lane ng EDSA Pitwason, naging mabagal ang usad ng mga sasakyan kanina hanggang sa ilalim ng Aurora Boulevard. Gutter deep kasi ang tubig sa underpass sa tapat ng Farmers Cubao, kaya nagkaroon ng build-up ng mga sasakyan na nag-alangan lumusob sa baha. May bumulwak din na tubig sa Mother Ignacia Corner Samar Avenue kanina kung saan bumaha ang isang bahagi nito kaya lumubog ang isang sasakyan. Sa Maynila, naging matindi rin ang biglaang pag-ulan na naranasan bago mag-alas 5 ng hapon na agad lumikha ng moderate to heavy traffic sa ilang kalye kabilang na ang Padre Burgos Avenue. Alas 5:30 na kabayan, nang humupa ang napakalakas na pag-ulan. Bagamat sa ngayon ay nakakaranas uli tayo ng kaunting pag-aambon dito sa ating kinaroroonan sa Araneta Avenue. Pero sa kabila niyan ay nagkaroon na rin ng pagkakataon na itong mga baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na humupa. Yun nga lang, yung mga pag-ulan kanina kabayan ay syempre tumapat pa rin sa rush hour sa uwian ng ating mga kababayan mula sa kanilang mga opisina. Kaya napakarami ngayon ang nandito sa kalye at hirap na makasakay ng mga jeep. Kabayan? Yung nakikita ko sa video mo kanina sa Araneta Avenue, sa ilalim, ano, sa flyover, sa ilalim, palagay ko karugtong pa yon ng Quezon Avenue hanggang doon sa Quezon City Memorial Circle, kaninang papunta ng ABS, ay hindi gumagalaw ang traffic doon dahil lang sa pagdating sa Quezon City Memorial Circle ay may mga pagbaha, siguro bumabagal ang mga sakyan. Kaya naipon, ang napansin ko hanggang Araneta Avenue, ang pila ng mga sakyan. Napansin mo ba kanina yan? Kanina kabayan, nang galing kami dito sa bahagi ng Maynila at ang tinahak namin ay itong Quezon Avenue at umabot kami hanggang dyan sa malapit sa EDSA. At napansin nga namin na napakabigat ng daloy ng trapiko, lalong-lalo na noong kasagsagan ng pag-ulan. So may mga nakita nga tayo, maliliit, ano, kabayan, ng mga pagbaha, mga gutter deep, maliliit lamang. Pero syempre, dahil nga hindi pa rin ganun kadali para sa mga sasakyan na tumakbo na mabilis. At syempre, marami pa rin umiiwas kahit naman na mababaw lang yan, ay talaga namang napakatindi ng traffic. Yun nga lang, kabayan, swerte naman kahit papano dahil tumila na itong pag-ulan, mga may isang oras na rin na huminto yung malakas na pag-ulan. Kaya nga, yung mga nakita namin kanina na mga kakaunting pagbaha ay humupa na sa mga sandaling ito, kabayan. Maraming salamat si Sen Hernandez live mula sa may Araneta Avenue, Quezon City.